Gago na sira. Overheat gagi. Gas mabut, gas kasi niya. Hindi, hindi. Ano yan? Coolant. Naka first gear. Pero wala siya oh. Parang naka neutral lang. Papayos na natin kung ano man yung naging problema ni B. Shoutout mo na Sir Doms. Asan yung nasunog dyan Sir? Sobra kaya nung nangiti mo. Ito yung pressure plate. Ito. May guwit na. Yung plate clutch niya, wala sunog din. Bali na. So titingnan natin kung meron silang available na pressure plate. Ito na pala yung nabili namin pyesa guys. Cold start. Kung makitin yung utak mo, hindi mo na kailangan tapusin po itong video na to. Skip mo na lang and yeah mo na. Hindi kita kailangan dito. Ay. Happy New Year! 5 minutes left! Kay Aben! Nice step, bro! Oh, shut up! Magka nabili mo dyan? Mura lang, mura lang! Anong mura? Yay! Happy New Year! Nervous! Happy New Year! Lepas niya mga motor niyo! Happy New Year! Whoa!
Gago, nasira. Patay. Tulak mo, tulak mo. Ha? Tiga, amoy mo. Kulat, overheat. Overheat, gagi. Nag-overheat. Hey, gas. Hindi, kulat yan. Gago. Ilawan mo nga pre, may ilaw ka. Hindi, ano yan, coolant. Init, sakit, parang ano, kumumuntope. Happy New Year! Lakis yan, lakis! Hindi, ano yan, coolant. Kulant. Tara, tulak natin. Hanggang pababa lang. Tangina, nag-overheat. CB. So ang ilalagay natin coolant is ito. Nabili natin ito siya sa Honda Mindanao Out. Shoutout nga pala dyan kay Boss Mempin, Jeff Mempin ng Baliwag Honda Big Bikes na nagsabi at nag-confirm na pwede ko itong ilagay sa CB natin. So top up na lang natin. Palpak. Boss, ano kayang ano na ito? Ano kayang problema na ito? Okay na siya eh. Umaandar naman. Nag-operate lang ito nung nakaraan. Gawa nung New Year. Ngayon, ang tawag dito, nalagyan ko na siya ng coolant. Okay naman siya, umaandar. Wala namang alarm dito. Okay naman. Pero pag ni-neutral ko, ay pa nagpinasok ko yung cambio, wala niyan. Naka-first gear. Pero wala siya oh. Parang naka-neutral lang. Pinasok mo segunda. Ayaw din. Ano kaya to? You know, track day. De, joke lang. So, ito na yung araw guys na ipapaayos na natin kung ano man yung naging problema ni B. Let's go! So, nandito tayo sa flagship Makati. Kasama natin si Sir Doms. And ang unang-una natin gagawin para ayusin tong problema na to is drain muna natin lahat ng langis. Since na ang suspect natin or ang suspecha natin is sunog yung clutch lining or something may problema dun sa clutch, is syempre may mga mugmug yon na possible na or may mga metal yon na possible na nandun sa crankcase. So mas maganda, madrain muna yon and linisin natin ng maigi. Let's go! So eto nga pala guys, binubuksan na ni Sir Doms and eto yung filter na ikakabit natin sa ating motor. And ayan na. And ayun o, shoutout nga pala dyan kay Sir Doms, ang isa sa pinakakilalang mekaniko ng Honda Big Bikes Flagship Makati. Ayan, so solid yan guys, subok na. Proven na, lalo na yan sa group namin, Sea Beast Philippines. Alright! Shoutout mo na Sir Doms! And ayun, habang niluluwagan nga pala yan guys, is kumakabog-gabog na yung dibdib ko kasi nagdarasal ako na sana hindi naman ganun kagrabe kung anong nangyari, di ba? Sana hindi naman ganun kalaki yung tama. Ayun o, shoutout din nga pala kay Idol o solid na mekaniko rin nila dito sa flagship Makati. Nakita ko rin kung paano gumalaw yan, nagagalingan din talaga ako sa kanyang angas guys. And sabi rin ni Sir Doms, pang malakasan din daw nila yan dyan. Shoutout nga pala sa Idol, salamat sa pag-assist sa amin. Asan yung nasunog dyan sir? Sobra, ayun o, ang nangiti mo. Ah, ito? Yes.
ito yung pressure plate. Oo, ito. May ano na siya. May guhit na? Oo. Ito yung mga nasulong. Ito mo yung plate clutch na. Sunog mo. Ruby talaga. Sunog mo? Oh? Bali na. Bali, oh. Grabe, kaya pala hindi yun ang makatakbo. Ano? Buwang yun lang naman, sir, no? Kalma. Pressure plate. So, titingnan natin kung meron silang available na pressure plate. Goods pa naman daw to, pero palitan na lang, syempre, di ba? Andito na tayo. 100 plus lang naman siya. Hey. Ito na nga pala yung nabili natin bagong pressure plate, guys. Bigyan na natin kay Sir Doms. Hey. Peace. And ayun o, gantong-ganto ako mag-change yung lang generator sa Vargo, no? Ayun, pagkatapos kong ma-drain yung langis, binabalawan ko siya ng diesel. Saka ko i-vacuum yung mga solid materials na nandun or yung mga mugmog. And pero this time, eto binubugan lang namin to ng hangin para maging malinis talaga. And gasolina pala yung ginamit namin dito. At eto na pala yung nabili namin pyesa, guys. And eto ata yung clutch lining na binili ko. Ayan, ikakabit na namin yan. Ayan, isa-isa ng kinakabit. Ito na yung 2,000 mahigit na pyesa na binili natin. Hindi pa kasama yung pressure plate dyan. Dapat magkakasunod-sunod din yung pagkakakabit niyan para smooth lang. Ayun, tightening na tayo. Nakabit na natin yung clutch lining and yung sa pressure plate. Ayan, nakabit na natin yung bagay yung kinabit natin dyan, guys. At tinanong ko si Sir Doms kung meron bang torque yan. So, meron nga, tinignan namin sa manual kung ilang newton meter torque yung gagamitin natin sa paghihigpit nung 3 volt na yon. So, para sigurado, diba? Gantong-ganto rin yung galawan namin sa barko, guys, pag nagdi-dismantle o nag-a-assemble kami ng mga machinery. Tingnan natin sa manual para sigurado, diba? Hey! So, ayan na nga. Change oil time. So, kinargahan na. Nag-fill up na kami ng SL10W30MA fully synthetic. So, ito yung kinarga sa big bikes natin at ito na siya. Cold start! I love you. What's up, guys? So ngayon ko na lang ulit tatapusin na tong video na daw. Gusto ko lang bigyan ng explanation kung ano yung nangyari and magpasalamat dun sa mga taong tumulong sa atin. Sa mga taong nakausap ko, especially dun sa gumawa ng motor natin, guys, na si Sir Doms ng Honda Big Bikes Flagship Makati. At maraming salamat din pala Team CBS Philippines sa lahat ng mga nakuha kong information. Mga nakausap kong tao, sila Sir Gino, Sir JC, nagbigay ng info yan, sila yan si Sir Solito, napagtanungan ko yan tungkol dun sa kulang. And kay Motorak TV, yan, nakausap ko rin yan, napagtanungan ko rin yan sa Big Boys Riders, guys, shoutout Motorak TV kay Sam. Hey, shoutout nga din pala dyan kay Chief Engineer Dandy Jow. Ayun, Chief Engineer natin siya sa barko. Maraming salamat sa mga binigay mong information. Peace. And maraming salamat din kay Jeff Mempin ng Honda Big Bikes Elite Baliwag. So napagtanong ko rin yan regarding dun sa coolant natin. Coolant, sa paglagay pala ng coolant, guys, tinuruan tayo ni Sir Doms noon. May tinuro si Sir Doms noon pero hindi ko na napakita sa video kung paano namin ginawa, kung paano yung tamang paglalagay o pag-fill up ng coolant yung galing sa overheat. Kasi may tinanggal kami doon eh. So yun, maraming salamat sa knowledge kay Sir Doms. Dagdagan yung knowledge natin sa mga ganong case ng mga problem. So maraming salamat sa inyo, guys. And sobrang na-appreciate ko yung tulong nyo sa ibang naging concern. So kung anong nangyari, ayun, maraming salamat din sa inyo. Ano nga bang nangyari? Madaling salita ko, nakita nyo naman, nasira siya nung time na New Year. Kasi ang nangyari nun, dalawang case kasi yung nangyari. Nag-overheat, tapos nasira yung clutch lining natin, tapos nagkaroon ng tama yung ano, yung pressure plate nung CB650R natin. So ang nangyari kasi nung, guys, nung una siguro binomba ko siya ng binomba kasama yung mga bata. Tapos pagkatapos nun, inikot ko siya dun sa lugar namin. Nakababad ako ng segunda tresera nun eh. So nakapiga ako sa clutch hanggat sa naubos. So nasira nga yung clutch lining niya, tama yung pressure plate, pinalitan din natin yun. Or pag ganun kasi yung madalas natin ginagawa, kumbaga babad na babad kasi yun. Kasi winalwal ko talaga yun. Alam ko kung ano yung ginawa ko nun. Expected ko na rin siguro na hindi na, or alam ko naman na hindi maganda yung ginagawa ko na yun. Pero nung time kasi na yun, gusto ko lang talagang magsaya and mag-enjoy.
Yung feeling ko noon, ano eh, parang minsan lang yung New Year. Kumbaga, sulitin ko na. Wala akong paputok, so yun lang yung way ko para mag-ingay. So, kasi dati, paalam yun, parang nasama kasi sa bucket list ko yan na parang dating yung araw makakaikot ako dito sa lugar namin na naka-big bike na ako, New Year. Okay lang naman, nasira siya. Okay lang naman, tanggap ko naman. Masaya naman ako, yun yung pinaka-importante doon. Masaya lang ako at hindi lang ako yung masaya. 'Di ba? Sa nakikita niyo naman, New Year naman 'yon, wala naman sigurong masama kung mag-ingay ako nung panahon na 'yon. So ganun lang ka simple yung buhay, guys. Hindi natin kailangan maging toxic. Kung saan ka masaya, gawin mo. Hindi naman pwede yung sobrang iniingatan mo nga yung isang bagay pero hindi ka naman masaya, di ba? Kailangan mo lang maging masaya, yun yung pinaka-importante sa buhay, guys. Ang masama lang doon is kung ano yung ginawa ko doon sa motor ko. Pero, unang-una sa lahat, sa mga makikita ng utak dyan, wala na kayong pakialam kung ano man yung nangyari doon sa motor ko. Diba? Kasi, kesyo, dapat daw, hindi ko ginanon. Meron kasi ako mga naririnig. Bakit mo kasi ginawa yan? Bakit mo kasi ginanyan pa? Hindi mo na dapat ginawa yan? Tingnan mo tuloy ko anong nangyari. Unang-una, guys, motor ko to. Yan. Motor ko to, kahit anong gawin ko dito, nasa akin yung responsibilidad nito. Way ko is para maging masaya. Ginawa ko yon kasi gusto ko maging masaya. Kaya ko namang harapin yung consequence na ginawa ko. Napaayos ko naman, di ba? Kahit na ano pang gawin ko sa motor ko or kahit na panong gawin ng motor ng iba sa mga motor nila or sa pag-aari nila, wala tayong pakialam kung paano nila gamitin yan. As long as kaya nilang panindigan, di ba? Yun lang yun. Lang. As long as kaya mong panindigan yung ginagawa mo, walang masama dun. At wala kang inaapakang tao, at wala kang inaagrabyadong tao, or inaabalang tao, walang masama dun. Pag nasira, ipaayos, di ba? Ganun lang kasimple. Inform ko lang na yung CB650R is hindi siya sirain. Nasa paggagamit lang yan. Lahat naman ng bagay, nasa paggamit lang yan. Kasi may nakita rin ako nag-comment na sabi na sirain daw. O baka kabago-bago nasira daw. Ang nga pala guys, ang motor ko is 4,000 plus kilometers pa lang yung tinakbo. So maraming nagtatanong kung magkano ba yung nagastos ko lahat doon. Ang nagastos ko lahat is lahat-lahat na kasama yung transpo sa 8,000 plus. 2-3 something yung clutch lining, 950 ata yung pressure plate, tapos 1.5 yung labor, tapos syempre i-change oil mo na rin yun. Sumakto lang din kasi hindi pa naman ako nakakapag-PMS. Yung change oil natin is 2.3 or 2.4, ganun. Something ganun. Tapos yung transpo na nakuha ko via Lala Move is 1.6 from Valenzuela to Makati. So all in all, parang 8,000 plus siya. Pumatak siya ng 8,000 plus. Okay lang. Inisip ko na lang na nagpaputok ako or bumili ako ng fireworks na halagang 8,000 pesos. Tapos maraming taong nasihan or maraming bata ang nag-enjoy. Okay lang. Gaya nga ng sabi ko, pag nasira, ipaayos mo. Hindi problema yun. Diba? Ang importante, masaya ka kasi yung memory, hindi mo na mababalikan yun. Yung experience, hindi mo na mababalikan yun. Hindi mo mapapalitan ng kahit anong halagang bagay yun, guys. Tipong yung magagawa mo, yung masasatisfy ka dun sa ginawa mo. Yung kahit anong mangyari, okay lang. Diba? Masakit siya sa bulsa, syempre. Ano lang naman tayo eh. Hindi naman tayo mayaman. Or simpleng mamamayang Pilipino lang naman tayo na gusto mag-big bike. So, syempre, expected na natin yun na ganun talaga yung expenses, di ba? Importante lang talaga doon is bitbit mo yung balls mo, alam mo kung ano yung possible na pwedeng mangyari, handa ka sa pwedeng mangyari. Ayun, bawi na lang, ipon, di ba? Trabaho. Ganun lang kasimple. Hindi natin kailangan maging toxic dito sa video na to. Gusto ko lang i-share kung ano yung nangyari nung New Year. Yun lang. Maraming salamat, guys. Peace out.